Hello guys, thank you for being here. Ayun. So, nabasa ko na. Hello guys, welcome to our short video training. This is Coach Vinci, also known as DJ Monyo. So, wala kasi akong magawa, pero gusto ko lang din makatulong at ma-share. Nasabi ko kanina, earlier, sa first part ng training video is that simula nung niran namin yung yung ads, nag-operate kami this week lang. Naka-ano na kami, around 30,000. Tapos nag-restock kami, kaya pasok kami sa top earner ngayon. Pasok din kami sa top sales. So, yun yung gusto ko ituro. Paano namin na-reach yung ganung level sa early part of the month. So, first, lagi ko sinasamahan ng inspirational to, yung motivational. Is first, you need to decide, no? Decide kayo na tatrabahuhin nyo to ngayong buwan na to. Kasi doon nagmamatter yung direction nyo eh. Kasi pag naset mo na yung goal mo, ang next step niyan is this decision making. Lahat nangyayaring pagbabago ay dahil nag-decision ka. So if you decided na you will run this business, mangyayari na yung goal mo. Paunti-unti. Okay. So nag-decide kami. Sige, magra-run kami. Whatever happens, magra-run kami. Tapos, sa mga hindi pa nakakaalam, pag nag-run ka ng ads, you start small. So nag-start kami at 200 sa gluta at 200 sa rejuve, no? So 400 yung umiikot namin na funds ngayon. So nag-accumulate na siya within buong week na to, almost 30k or 40k na yung sales namin. So paano namin yung ginawa? Hindi ko to sineshare dahil ito yung absolute na gusto lang namin, ito yung gumana sa amin kasi iba-iba tayo ng approach eh, pero nagkakaroon tayo ng pare-parehong result, no? So I'll be sharing two ways to earn kahit ECQ, paano namin to ginagawa. So sa mga nanonood, type 1 if ready na kayo, no? Type 1. So si Sir Jeff, ayan, nandyan. Nakakaya naman yung 30,000 na benta namin sa 2 million na benta mo. Nakakatuwa lang, Sir Jeff, kahit malaki na yung income, nanonood pa rin sa mga small time na katulad namin. Ayan, so I'll be sharing two things, no? So first, alam natin, basic, dalawang way para kumita yung company, selling at building. Hindi ko sinasabing recruitment, like kung ini-emphasize na don't recruit, but build. So lagi kong campaign every first week of the month, yun ang lagi kong goal, is to build every first week of the month. Meaning, ayan, i-mute lang po muna natin yung may grinder sa bahay. Ayun. Ang goal is kaya ka mag-build kasi gusto mong sabay-sabay kayo matuto at meron kang training program. So, nag-build ako nung first week, paano ko siya ginawa? Gumawa ako ng video, pwede nyo nang share yun. Ilalagay ko sa GC yung mga link ng video and I'll try na downloadable yung link. Nagkaroon lang ako ng migraine kahapon. Dapat kahapon to. So, yun yung mga ginamit kong video. I-share ko yung kay Chester, tsaka yung sa akin, tsaka yung sa company. Pwede nyo siyang i-post sa mga FB pages. Pwede nyo siyang i-post sa inyong YouTube account, sa inyong personal Facebook account. Make sure lang na once na nag-join, meron kayong after joining, kumbaga, post membership activity, meron kayong goal na ituturo. Tapos meron na rin akong video doon, pwede nyo ipapanood. Ano yung mga first nilang gagawin once na nakasali sila? Kasi ang problema, kaya hindi sila lumago, doon pa lang sa first level ng ginagawa nila, hindi sila magtuloy-tuloy. So, halimbawa, meron kayong napasali ngayon. Ang naka-formulate ako ng tatlong steps, ano yung mga dapat nilang gawin. First is stay connected, 3S to. Stay connected, meaning kailangan makapasok sila sa GC, sa chat group, sa FB groups natin. So, yung Infinite, meron tayong sa Shantahl Marketing Tools kasi nandun na yung lahat ng kailangan nila. Ida-download na lang nila doon. Pangalawa sa stay connected is i-add yung mga ka-groupmates, yung mga mentors, mga coaches. So, yun yung first part, stay connected. Another S is study the system, meaning dapat may idea na sa dropshipping, sa e-commerce, sa Shantahl, alam na yung complan, alam na yung product information. Hindi mo naman kailangan alamin lahat, basta may overview kasi at the end of the day, ang goal mo lang dito is mag-focus sa isa o dalawang product na irarun mo.
yun, study the system. At pangatlo, is set up the business. So sa set up the business, yun yung laging tanong yun, gagawa na po ba ako ng page? Gagamitin ko po ba yung luma kong page? Isa lang yung sinasabi ko sa kanila, kung nakapagpili ka na ng product na ibebenta mo at pwede siyang ibenta sa existing page mo na hindi malilito, ikaw mismo nasasagot. Pag nagtanong ng how much, alam mo kung ano yung product na itatanong, alam mo yung product na isasagot mo. So, go on, gamitin mo yung page na yan. Pero, Sir Jeff would agree with me, mas maganda gumawa ka ng isang page. Kasi, Sir Jeff, kaya mo magtanggal ng ano, i-unmute kita, ilan ang page mong hawak ngayon? Sir Jeff. Ako po, ang page na hawak ko ngayon is nasa 16. 16. 16. Kasama na yung sa personal mo, ha? Sa kabila. Ha? Lahat-lahat. So, lahat-lahat na yun, sir. Lahat-lahat. 16. O, sige, sir. O, yun. Ganun, ganun. Huwag kayong mahiya na gumawa ng panibagong page. Simulan nyo lang. Kasi magagamit nyo yan, eh. At aralin nyo na rin yung set up the business. Aralin nyo na yung basic ng ManyChat. So, i-explain ko yun. Sa, nasa building side pa lang tayo. Sa building side, kumita na kami ng around 15,000 sa selling side. Buong ano, buong May yun. Buong April hanggang May, inata na namin around 10,000 mahigit sa building. Tapos gumawa kami ng second, si Chester Rosales, ang ating top earner, top one, nasa Boracay. Nauna ka na dyan, sir. Okay, na-distract ako sa mga Sando Boys tayo, eh, no? Okay, so... It's mine! Okay, so magtuturo din mamaya si Sir Chester. Anyway, so yung una, unang way para mag-earn ka is building. Mag-build ka, huwag ka mag-recruit, mag-build ka. Ibig sabihin, pag pinasalo mo yan hanggang dulo, hindi mo tatantanan yan hanggat hindi siya kumita ng first 100,000 niya. Yun lang yung goal namin nila, Chester. Hindi namin kayo tuturuan. Pag nakahit na yung 100,000, hindi namin kayo tuturuan, bahala na kayo. Pero at least sa first 100K nyo, magagamit nyo na yun. Kami na kasi magpapaturo sa inyo. Kasi ganun tayo dito, eh. Walang magaling, meron lang masipag. Okay, so yun yung ginawa namin. Huwag yung gawing araw-araw kayo nagre-recruit kasi malilito din kayo, maapektuhan ko nakaran kayo ng hub. So gumawa lang kayo ng campaign, gumawa lang kayo ng diskarte. So si Sir Jeff ay ang hawak niya ay 16 page, ako naman ay nasa 12. So kasama yung mga personal ko pati yung mga sa consultation ko. Okay, so yun, gawa kayo ng bagong page. Tapos gawa rin kayo ng ano, ng page na pang for ano, for recruitment. So meron akong ginawa online, ano, Shantahl Membership Assistance by Coach Vinci. Hindi ko alam kung kailan ko pwedeng magamit 'yon kasi pwede kayong magpaabang ng page, eh, na pwede niyo i-change name. So doon na tayo sa pangalawang way sa selling. So paano namin nagawa na 400 lang yung ads budget pero nag-gross ng around 30,000. So, una sa mga wala pang balak mag-run, maganda practicein nyo na magbenta ng organic. So, mag-join kayo ng mga FB groups. Kaya lang, pag nag-join kayo ng FB groups, make sure yung group na sasalihan nyo, merong delivery zone yung Homes Express. Para at least, organic kayo nakabenta, pwede pa rin madeliveran yung area na yon. Okay? So, yung FB groups. Try nyo pa rin mag-organic selling na FB groups. Tapos, make a storyline para at least yung mga tao, kahit personal account nyo, nakakapagbenta kayo. So, ako nakakabenta ako ng radio gamit yung My Day ko. So, next is, lagi nyo i-check pala yung Homes Express. Pabago-bago yan, parang mood ng asawa natin. So, i-check nyo palagi. At, ayun, so, sa mga gustong mag-run, tinry namin si Rejub. Kung gusto nyong mabisi tapos maliit yung income, try nyo mag-rejuve. Pero pwede naman kasi nakabenta kami kahapon ng 13 packs ng rejuve. Tapos, paano namin siya nagawa? Ito na yung ano, clincher namin. Clincher ko dun sa kung bakit ko ito ginawa. Meron kaming sariling rider. So, pwede kayong mag-run. Pwede kayong mag-run ng rejuve. Halimbawa, for example, kami, naka two ad set kami, isang Pasig since taga Pasig kami, at NCR. Nakaran kami ni NCR. Ay, Metro Manila. So, may sarili kaming rider, tas meron din si, ano, si,
si Homes Express. So dalawa yung nagiging namin sa Guan, no? Tapos ang nangyayari sa amin, so kung matagal na para hindi i-cancel since walang bayad ang RTS namin, inuunahan na namin kung madadaanan ng delivery namin. So sinasabi namin sa client 3 to 5 days yung delivery. So halimbawa, nakakaipon kami ng limang Caloocan, nakakaipon kami ng Las Piñas, basta South Manila, isang biyahihan lang ng personal rider namin. So paano maghanap ng personal rider? Type nyo lang sa search box, sa search engine ng Facebook, yung mga riders dun sa lugar ninyo. For example, riders from Taguig. May sarili na kayong rider. Or, yun yung nakita ko kay Leo, kay Sir Chester, kay Sir Jeffrey. Ayun, may sarili ning rider para nag-ooperate pa rin. Though may dropshipping tayo, it's best if you have your own rider kasi kontrolado mo yung magiging activity ng rider ninyo. Yun lang. So, selling at building. So far, actually, pwede rin Bulacan, sir. Kung merong, akong, halimbawa, nasa La Union ba? San ba kayo? Quezon ba kayo? Lucena, tama? So, pwede doon. Pwede kayong mag-run ng Lucena lang tapos may rider kayo. Pwedeng localize. Feeling ko mas mura yun eh. Mas mura pag local lang. Tapos, huwag yun na lang damihan ng audience. So, yun lang yung ginawa namin. So, tips sa Rejuve, kung paano lang namin nakakabenta ng Rejuve, ginawa namin dalawang ad set, local lang. Tapos, ang market namin, run kami ng Rejuve. Ang unang lalabas sa kanila is 3+1. Tapos, plus na pinipilit namin yung bundle yung mabili. So, okay lang kami kahit isa yun lang yung mabili. At least may database kami. Tapos, i-upsell na lang namin sa susunod na follow-up or sponsored ads ng mas mahal na product like Gluta. So, ang cash delivery meron dito. Yun, pwede. Pwede. So, kausapin mo, i-personal mo na lang na since gumagala yung ang cash delivery, pwede sabihin mo, halimbawa, particular area, isang lakaran niya na lang yun. Huwag niya na lang i-book para mas mura. So, kasi kami, lalamove yung namin eh, yung rider namin. Pero, pini-personal na lang namin yung lakad. So, yun lang muna sa akin. Pwede kayo magtanong. Yun lang yung ginawa namin. At, andito rin si Sir Chester at Sir Jeffrey para sumagot sa mga tanong ninyo. So, thank you for being here. Ah. Ano lang to biglaan. Gusto ko lang ma-maximize yung time. So, yun. Maraming salamat. Sir Chester, anong gusto mo sabihin? Kamusta dyan sa Boracay? Nandiyan ba si Chris Aquino? Grabe init. Ang init nga eh. Ayun naman na yung bukas ng aircon. Sobrang lamig naman pag naka-aircon. Masakit yung ulo ko eh. Oo. Sando boys. Eh. Pero wala. Sir, ano nakaran mo na ads? Gluta pa rin. Gluta. Gluta. Magkano? Malaki budget mo ngayon eh, no? Ha? Magkano ads budget mo ngayon? Maliit lang. Ikaw, Sir Jeff, nakarun ka ngayon? Nakarun ka ng ads? Yes, coach. Continuous running po kami. Paano diskarte mo sa delivery? May personal rider ako, sir, ng Metro Manila sa Bulacan area. Yun yung gusto ko malaman eh. Paano yung Manila area mo? Pinipick up nila sa Sa Shantahl? Hindi, sir. Bali yung... O may stock silang product? Bali yung sister ko kasi, which is part of the business din. So, saan niya yung parang pick-up point, drop point namin? So, may inventory ako ng products doon. Doon magpipick up yung mga riders ko, doon na rin sila magda-drop off. Next time, gawa tayo ng training ng personal third-party courier, no? Kumbaga, yes. At least mag... Kasi yun talaga yung secret, eh. Na kahit anong mangyari, meron ka pa rin personal rider. Yung mga localized area lang. Ano kaya sa pages? Sir, sobrang laking tulong kasi unang-una, ang bilis ng ikot ng pera. Kasi book mo, the next day is fully delivered na namin. So, balik agad yung pera eh.
ang daling magpaikot, wala yung tulong. At the same time, nakakatulong din ako sa iba na magkaroon ng baga, additional income nila, mga riders. Magkano ang budget mo per delivery set? Ano eh, special ano saan yung mga riders eh. Per delivery sila eh. Uh-huh. So sample lang, rider ko ng met, may depende sa area, sa kung gaano kalayo. So yung mga malalapit, 150 per delivery. Yung mga talagang medyo malalayo na 200 per deliver or successful delivery. Mm-mm. Paano pag na-cancel? Bayad mo pa rin? Kung ma-cancel, bas, ano eh, usapan lang namin successful delivery. So kaya ginagawa naman ng mga riders ko, sir, kasi pinopondahan ko rin naman sila ng load ng tawag nila. So tinatawagan muna nila para bago nila puntahan. Magkano yung pondo mo, sir, na load? So, nai-register ko na sila nung 1 month na only call and text na eh. Mm. Isang unit, isang ano lang yun? Isang subscribe, ano, isang SIM card lang? Yung sa Smart kasi meron nung only call na sa lahat ng network eh. Magkano yun? 500 pesos. Oh, yun. Sige, pwede. Pwede. So, yun guys, no, yung ano ni Sir Jeff, may pa-load siya na 500 plus per month, tapos 150 to 200. Question, sir, paano mo pala sila nakuha? Paano ka nakakuha ng ganong rider? Una-una mga kailala talaga. Sa ngayon kasi sobrang higpit na ako sa pagkuha ng riders. Kasi even before pa eh, 4 years ago, meron ako naging sariling rider. Kasi umpisa din ako, taga-deliver lang din ako nag-start talaga eh. Then, nung lumakas na, kumuha na ako ng sariling rider, nagkaroon ako ng mga experiences na natakbuhan ako ng pera. 40,000, 20,000, so mga ganon. So, ngayon, sobrang higpit na ako talaga sa mga riders. Talagang mas mausisa na ako. So, ano, take note nyo lang din yun, yung nag-experience ko. Kasi, sa una, okay yung mga yan, no? Based sa experience ko, no? Okay, yung mga yan. Kaya lang, ang mahirap kasi kapag may dumating sa kanila na situation, tapos hawak nila yung pera mo. Minsan ikaw yung sasakripisyon nila. So, hindi naman nila sinadya talaga o pinlano. Kaya lang, may dumating na situation. So, ang hirap. Kaya ngayon talaga, kasi daily talaga yung remit ng mga riders ko. Ayun. So, ayun. So, may tanong kasi dito. Ano kaya ang pages, sir? Anong mga riders? So, kami, paano kami nakahanap? Friends of friends lang. Yung admin kasi namin, since taga dito lang din, may kilala ka ba nag-grab food? May kilala ka bang nag-grab express? So, doon kami nakahanap. Tapos, ang ginagawa lang namin, per day lang yung transaction. Dito mismo sa bahay, kinukuha yung ano, yung product. Yung kay Sir Jeff lang kasi, may pick-up point, kaya mataas yung risk. Ikaw, Sir Chester, di ba may rider ka na din? Pwede ka bang mamigay ng rider sa mga ano natin, members natin? Sa ngayon, ano yung rider ko, ano? Si Mask Rider? Kasi yung, ano, yung kapatid ko is nag-apply sa mga mobile app. Okay, para at least, para lang makapag, ano, makadaan sa checkpoint. Okay. So, yung kasi, di ba, pag meron ka ng access or yung may ID ka na, then allowed ka na parang may travel pass ka na sa mga checkpoint. So, ayun, naisip namin na, ano, na yung mga hindi accessible pa sa Maynila, then sila yung third party na mabideliver dun sa mga customers, lalo sa mga malalapit lang. Okay, pero within Metro Manila, kaya naman. So, ayun, natuwa. Dahil kumikita na ng minimum 1,000 pesos per day. Ganun din sa amin eh. 1K yung rider namin yun eh. Alas na rin uwi na eh. Oh. Diba? Paano pick up point yan, sir? Paano pick up point? Paano po? Dito, since na kapatid ko lang naman. Tagig. Dito, bahay. Matagig na tagig. Yun, meron din ako mga kinokontakt sa ngayon. Pero dati yung setup namin, guys, para lang may tanong dito, pages, no? In dating setup namin, nag-post ako ng ano ng parang looking for private rider o yung ano yung sa logistics rider. Sa mga, 'di ba? Dati kasi 'di ba yung angkas,
meron silang booking app tapos pinasarado. Kaya naging habal-habal group sila sa mga Facebook group. Oo nga. Diba? So marami na, mayroong mga groups yan, from Pasig, from Taguig. Then post ka lang doon, sino dito yung willing magganyan. Okay, tapos merong, siyempre takausapin mo yan. Kukunin mo yung Xerox copy ng ORCR, Xerox copy ng lisensya, NBI clearance, barangay clearance, billing address. So lahat yung requirements na yan, pasa nila. Kasi COD eh, may hawak sila na pera. So yun yung mga security natin na pangahawakan na kung itakbo man nila, then meron tayong dokumento. Pwede mong ipablock yung lisensya niya sa or motor niya sa LTO. So matatakot naman silang gawin yun. Kasi nga, titingnan mo rin yung original, ikaw magsiserox. Kumbaga, ipasa nila sa iyo yung ORCR nila and lisensya original, ikaw magsiserox para makita mo na hindi inedit. At the same time, kailangan yung motor nakapangalan mismo sa kanila. Okay, para hindi yung baka kasi syempre, di ba, may motor tapos yung iba pala yung nakapangalan. So baka hindi talaga yun yung real name din niya. Okay, so yung pag hindi naman nakapangalan sa kanya yung motor, may authorization from ano, kaya yung deed of sale kung second hand yung motor niya. So may mga ganong scenario kung sakaling hindi mo kilala yung rider kung maghahanap ka sa iba. Okay? So ano naman yung pwede nilang kitain? So pera na naman 'yan. Kumbaga, nasa sa iyo 'yan kasi ikaw yung makakapagsabi ng volume ng sales mo every day. Lalo na kung 'yan sa lugar mo NCR. Okay, masasabi mo kung ilan yung volume na nabebenta mo kada araw. So doon ka makakapag-estimate kung magkano yung pwede mong ibigay na shipping fee. Kayari, ang shipping fee natin is 185. So pwede mong gawin 150 lang per parcel. So yung 35, pwede mong ibigay sa kanya as gas allowance niya. Pero overall total, 185 pa rin. Okay, kasi naman ibigay mo sa kanya ng 185 kasi yun talaga yung singil natin sa shipping fee. So, gawin mo 150, tas yung 35, gawin mo pang gas allowance niya para at least ma-feel niya lang ba na meron siyang allowance na nakukuha. Kasi paano nga naman kung bumiyahe na siya doon sa lugar tapos bogus buyer pala. So, ang iniisip agad kung bakit nakikwit yung mga rider namin dati. Kasi nga, yun yung mga nangyayari sa lugi kami. Kasi, pagdating doon, hindi bogus pala. Hindi nag-reply na, hindi namin nakita, ganyan. So, nag-gas kami. Pero dahil doon sa gas allowance na binigay mo, wala kang karapatan magreklamo kasi bayad yung gas mo, yung allowance ka. Pero kung ito total mo yung gastos mo sa shipping fee, pareho lang kasi 150 plus 35 eh. Kasi 185 tama. Naman talaga, di ba? Tama. Hindi naman niya malalaman na 185 yun kasi tayo lang naman yung nag-set noon. Saka si yes. Home Express yun. Siya, individual naman siya. So ganun lang yung mga strategy na ginagawa namin dati. Para lang, kasi yun yung mga scenario eh. Talaga yun yung downside na pag yung rider mo, sample, ang minimum, ang parasel niya, ang daladala niyang transaction, 5. Tapos, dalawa doon, hindi niya na-deliver, 3 lang, panghihinaan na siya after. Okay, so yun yung mga ganong pwede niyang tingnan. Maliban na lang talaga kung minimum talaga na-deliver mo, 10. Wala siyang karapatan magreklamo, magkano na yun. More than 1,000 para ng income niya per month. Ay, per day. Di ba? So, ganon. Ganon lang yung setup. Isasagot ka ba na inquiry, sir? Chester? Ha? Setup ako ng ads ngayon? Question. Magkano ang ano sales mo kahapon para lang panghinaan kami ng loob? Magkano sales mo kahapon? Yung totoo, natrap na kita. Sa dashboard siguro mga 50,000? Wala pa yung sa ibang rider namin. Ako, LBC. Sa bagay, yung stocks pa yun. Ang galing guys, no? So 50,000 yung share sales ni Sir Chester. Yung apat na araw namin, isang araw niya lang. So, may admin ba kayo? Kasi kami sumasagot eh. Yun yung pala yung reason guys, no? Huwag niyong pangarapin. For example, meron akong kinorek. May kinorek ako na member. Hindi ko napapangalanan kung sino. Gusto niya mag 1 million sales. Tapos, ang admin niya isa lang. Dalawa lang. Sabi ko, magpakamatay ka na lang. Hindi naman tayo nang-hype dito. Kaya sabi ko, ang goal ko, 300,000 lang. Kasi wala na kami admin ngayon. Nag-resign tapos buntis yung isa. So halos kami dalawa lang mag-asawa. Dumudugo na yung ilong ng asawa ko, kakasagot. So yun, let's be realistic with our goals. So tingnan nyo yung sa amin. Tingnan nyo yung sa mga napasali ko. Yung sa under sa team natin. 10,000 per day is doable.
makakapag-uwi ka na ng 40-50 mil na neto every month. So, Sir Chester, ilan ng VA mo ngayon na sumasagot? Ano? Dalawa kasi yung ano, yung admin ko na stay in sa office. Ngayon, pero pang nakapasok na sila. Okay na sila. Hmm. Gumana yung permit mo. Gumana yung background mo. Ikaw, Sir Jeff, ilan ang admin nung ngayon? Ilan po ang admin niyo, Sir Jeff? Sa ngayon, sir, siguro nasa parang 12 na ata, 12. Yung nagtatrabaho? Yes, lahat. Lahat sila kasi taga dyan lang. Puro work from home. Yung in-house, ilan yung in-house mo? Ngayon wala pa. In-house, puro work from home ngayon, sir. May tag-iisang laptop binigyan mo? Hindi, pinadala yung mga computer nila. Ah, ganun talaga, no? May pang ROG. Ayun pala, guys, no? Isa sa mga operational tips natin. Kami, nung admin, may admin kaming dalawa before, pumasok kami ng top 15. Kumbaga, posible ang 300K, 400K sa dalawang admin tas isang taga-monitor. So, para hindi matigil yung sale nyo, maganda may extra mag-invest kayo sa laptop na tigta 3,000, 4,000. Para pwede mong ipauwi sa kanila. Yun ang ginawa namin. Nagtiwala kami na pauwiin yung laptop. Tapos nag-work from home sila. So, pwede rin ganun. Pero kung level na kayo ni Sir Chester na ang minimum sale per month is 3 million, work from home okay. Talaga. So, next time, ano tayo? Marami tayong topic na napag-usapan. Basta yun lang. Ito lang, Melanie. So, hindi, taposin ko na ito, Sir Chester. So, yung napag-usapan natin, pwede ka pa rin kumita kahit ngayong ECQ, basta selling tsaka building. Tapos gusto ko lang bigyan ng ano, ng reminder kung pwede, kung may plano kang mag-run ng ads next week, gawin mo na ngayon kasi tapatan, marami pa rin pera yung tao pero kukunti, mauubos na rin yung pera nila, hindi dahil wala silang pera, kundi dahil hindi na sila liquid kasi hindi sila nakakapunta sa banko. Kaya sagarin na natin yun, makipagsabayan na tayo ng run ng ads. So yun lang yung nakikita kong projection ng mga ng kasi parang inisip ko no, and kung si Sir Chester nakakapag 50k tapos si Sir Jeff nakaka 50k din per day. So may pera pa yung mga tao pero pag tumagal pa to ng ilang buwan or ng ilang linggo, talagang dadami na yung ano, dadami na yung cancel kasi kami nakaka-experience pa kami ng cancel eh. Ikaw, Sir Jeff, marami na sa yung naka-cancel. Mostly ngayon ang mga cancel ko is yun dahil sa asawa. Nabubuking ng asawa. Ah. Pero sa in regards naman sa walang pera, sir. Ako ano eh, yung mga admin ko, mga hindi ko sila mina-mindset na kapag nararamdaman nilang walang pera yung customer, parang binibitawan nila, hindi. Ang tao kahit walang pera, pag nagustuhan nila yung produkto, napaliwanag mo na maayos, alam nilang makakatulong sa kanila. Kahit walang pera yung gagawa at gagawa ng paraan. So yun yung tinuturo sa mga admin ko na kahit nasabihin mo purita yung profile picture, ano, talagang effort, talagang in-explain namin kung paano makakatulong. Hmm. Yun din yung na-realize ko. Natutunan ko sa isang top earner. Since maganda sa lahat na nagsisimula dito, maganda, pinakamagandang state, kumaga pinakamagandang level yung nararanasan natin ngayon na wag back from zero. Kasi pag sinimulan mo ng malaki, hindi mo alam paano ayos. For example, yung sinabi nga ni Sir Jeff, no, nangyari sa amin kanina yan, may nag-cancel, wala daw pera. Tinawagan ko lang, tapos tinanggap na yung product. Kaya nila basta mag-load kayo. So, tama si Sir Jeff, maganda yata yung ano, all plan, pwede mong tawagan. Tapos yun, sagutin na natin yung tanong ni Ma'am Melanie. At sa lahat ng 11 participants po, pwede kayong magtanong paano mag-operate. Open forum na po ito. Recording pala ito, makain ako, sorry ah. Okay lang yan. At least, hindi naman tayo pa perfect eh. Ikaw, nandiyan ka lang pa. Nasa resort ka ba ni Manny Pacquiao? Oo. Oh, libre budol fight dito. Budol fight. Okay, so... ito yung tanong, paano po mame-measure ang effectivity ng isang ads? So, kay Ma'am Melanie, no, feeling ko kasi ma'am, ang niran mo yata is opportunity. No? So,
So, Ma'am Melanie, yung muna tayo, paano ma-measure effectivity ng isang ads? Sir Chester, ikaw, paano mo masasabi effective ang isang ads? Sige, ako muna, kumakain ka pa eh. Meron naman pong nag-i-inquire, kaso ang dalang. Nakita nyo po ba kung magkano yung CPM nyo? Ano yun? 0.84? Yun ba yun, coach? O, mura. So, magkano pong ads budget nyo? 60 pesos per day. Kaya po, ma'am. kasi, for example, sa amin, pwede mo naman i-assume, parang kami, pag nag-run kami ng Gluta, tapos 200 lang yung budget, swerte na makabenta kami ng isa or dalawa. Kasi, ano yun eh, yun yung sinasabi ko kung bakit ko rin ito ginawa. Sa mga gusto magsimula, please, try nyo munang i-run si Rejuve. Hindi siya ganun ka-profitable, pero ang mura ng ads at ang daling mag-close. Kasi, hindi naman siya katulad ng mga ini-ingest na ano, na matatakot yung tao. Concern lang ng tao is baka maging magka-rashes sila. So you could start Rejuve, whitening set, lotion. Lalo na ngayon, good news. Open na ang ano, open na ang snail lotion. So, ikaw Sir Chester, anong tips mo para maging ano? Paano measure ang effectivity ng isang ads? Ikaw ang magaling diyan. Sa pa rin ma'am, sa cost per result pa rin. Check mo lagi yung data mo. Sa cost per result, makikita mo magkano yung binabayaran mo per message. So, sabihin, kung yung ads budget mo is 100 pesos, then yung cost per message mo is 50 pesos, then dalawa lang yung nag-inquire. Okay, so ibig sabihin, dahil 2 divided by, 100 divided by 2 is 50 pesos, so 50 pesos yung cost per result mo. So, ibig sabihin yan, talagang medyo mabagal yun dating ng interest kasi dalawa lang sa loob ng 100 pesos. Kaya, meron tayong mga measures dyan. Unang-una, isang factor na yan yung budget natin. Sa umpisa, pag nag-run tayo ng budget natin sa mga page natin, kailangan muna tayo mag-organic o kailangan muna natin taasin yung engagement ng page para at least makita ni Facebook na active na itong page na to. And marami nang nakikipag participate ng mga clients or yung mga commenters or yung mga nag-like or nag-share. Ganun, para at least makita ni Facebook yung engagement mo is tumataas. Para pa nag-run ka na ng boost kahit 100 or 200 pesos is yung engagement or yung na-optimize na ni Facebook yung page mo as an active page. Then may nag-ooperate talaga sa loob. So, doon may chance na bumaba yung mga cost per result natin, lalo na kung bago yung page. Kaya ako, pag tinanong ako, I suggest na 1 week old yung page and may 100 minimum likes, 3 times a day na nagpo-post. Okay? So, bago tayo mag-run ng ads. So, ngayon, pag nag-run naman tayo ng ads, for example, ang budget mo is 100 pesos. Ako, ako ngayon, ang budget ko per campaign, talagang 100 pesos lang. 100, 200, 300, madalang na yung 300. Pero usually, 100 lang talaga yan per campaign. Okay? So, ngayon, mura ang ads. So, pwede kayong makakuha ng mga 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos. Kaya kung 100 pesos yung budget mo for the whole day, then 5 yung lima yung cost per result mo. So, meron kang 20 inquiries. Okay? So, doon mo mababalansi, ma'am, kung effective ba yung ads mo. Kasi meron kang 20 inquiries sa loob ng 100 pesos. Okay? So, pero kung yung inquiries mo is 10 lang or 5 lang, then medyo mababa talaga yung or mabagal talaga yung pasok ng inquiries doon sa nagawa mong ads. Kaya doon mo mamonitor. For example, naka 50 pesos ka na, pero wala pa rin nagme-message, isa pa lang, o dalawa pa lang, then may mali. Okay, pero ako kasi sa umpisa, talaga nag-i-invest ako ng 500 pesos o kaya 300 pesos nang hindi ko ina-expect na magkakaroon ako ng resulta. So yung 300 na yan, pang ano lang talaga, kumbaga pang pataas lang ng engagement. Kumbaga yan lang yung pinaka-ano mo, hahayaan mong masunog to kapalit ng engagement ng page. May pumasok na comment or meron siyang na-reach na people. Kasi nakikita mo yun, rich people engagement. So, regardless kung may nag-inquire, at least meron siyang na-reach na tao yung page mo.
kasi meron ka palang 100 likes. So, yung 100 likes na yan, na followers mo, hindi pa yan lahat makikita yung post mo. So, yung reach mo sa pinost mo, hindi 100. Kasi hindi naman 100% yung ratings eh. Yung rate, yung conversion ng post, 100 followers, then 100 yung reach per post. Hindi. Baka mamaya, lima lang yan. Lima lang yung na-reach mo sa 1 out of 100. Pero kung nakapag-ads ka kahit ng 100 pesos per day, may nag-inquire man o wala, pero yung reach mo, ng page mo, is tumaas yan. More than pa sa 100, more than pa doon sa number ng followers na meron ka. So, abot ang 1,000 reach yan. Okay? So, yun lang yun. Yun lang yung ginagawa ko. Or yun lang yung talagang parang alay ko na budget para nga magkaroon ng engagement yung page. Then, after nun, kailangan meron ng resulta. So, after nun, kailangan meron resulta na yung bawat ads na ilalabas ko. Okay? So, kumbaga, nag-run ako ng 100 per day, sir, walang bumili. Sir, konti-unti lang yung reply. Okay lang. Kasi nagkaroon ka naman ng engagement. At the same time, kasi bago pa lang yung ads mo, baka mamaya, after 2 days, doon pa lang gumanda yung result ng page mo. Okay? So, hindi rin agad, wala, kumbaga, hindi siya instant. Lalo na kung low budget pa lang yung page na ginagawa natin. So, at least, ready lang yung mindset natin na yung 300, hindi pang break-even, kumbaga break-even lang yan. Or alay mo lang yung parang kung ano image mo. Pero after nun, pag tuloy-tuloy, wala pa rin talaga, then kailangan mo na mag-adjust. Create ka na ng bago. Ibig sabihin lang nun na hindi effective yung first na nirun mo ng ads. Okay? Thank you. Sir Jeff, any tips dun sa pagdating sa paano maging effective ba? Simulan muna natin siguro sa ano, no? Sa concept ng idea ng page. Paano nagiging healthy ang isang page? Yun kasi yung failure ng iba, biglang run. Kaya yung may isang e-commerce din kami na kaibigan, tinanong, okay lang ba na mag-run agad from the fresh page? So, ikaw Sir Jeff, ano ang iyong masasabi dun? Coach Jeff. Wala, adyan ka ba si Coach Jeff? So, abang ininay si Coach Jeff. Ako, may tinatawag ako na Hokage moves, no? So, hindi na ginagawa ni Chester yan kasi mayaman na si Chester. So, para sa mga nagsisimula, gumawa ako ng 2 dummy account, babae, na maraming follower, maraming nag-a-add na lalaki. So, ina-accept ko yon. Tapos, hindi naman yung yung bastos type. Kumbaga, ano pa rin, classy na babae. So, ina-add ko, ginawa akong admin. Ang purpose ng account na yon is, oo, tama, Hokage moves to. So, marami ng friend yun. Ang ginagawa niya is, pag nagbukas akong bagong page, papa-invite ko dun sa mga friends niya. No? Tapos, para ang page kasi, para mahinog, kailangan matagal na rin nag-exist. So, gumagawa ako ng mga page na ang pangalan is PH, o kaya 20, ganun lang yung mga pangalan ko para pag nag-change name ako, madali lang gumawa. So may mga may tatlo pa akong pending na page. So yung una pinangalanan ko ng PH20, tapos pinalitan ko siya ngayon ng Trending Beauty PH20. So next week tatanggalin ko na yung 20. So Trending Beauty PH na yung pangalan niya. Tapos meron pa ako isa. Ganun. So pwedeng Trending, gawa lang kayo ng mga ganun name para anytime na may bubuksan kayong product, no? Madali na lang. So, yun yung mga medyo master level na Hokage moves para organic pa rin yung growth. Tapos, pag nag-create kayo ng page, huwag masyadong magpalike sa mga friends sa Facebook. Gamit pa rin kayo ng mga, yun, dummy account. Tapos, magagamit nyo rin kasi yung dummy account minsan, pag na-block yung Facebook nyo, yun na rin yung pwede nyo ipang-run. Basta mukhang legit yung picture. Tapos, may regular posting tsaka engagement. So, para maging buhay yung page nyo. So, andyan na ba si Coach Jeff? Coach Jeff? So, wala. Yes, Coach. Yes. Sorry po, kumain ako. Okay lang po. Sorry. Naabala ko yung pagkain nyo. Okay lang, sir. Kasi, yun. So, ano anong technique mo sa mga nag-uumpisa? Paano gumawa ng healthy na page? Lagyan nyo na ng laman. Hindi lang basta laman, kailangan
kasi pag bago yung page ninyo, ang pinaka-importante dyan is information. Ano bang meron doon? Ano bang, bagay yung page natin is para natin tindahan eh. Ano bang meron dyan? Ano bang mapapala ko dyan? Ako as audience, ano bang mapapala ko dyan? No? So, kailangan ang laman yan, information about the products na ino-offer natin. Ano yung mga, sino yung mga taong pwedeng matulungan ng products natin? Sample, yung Dr. Vita Gluta. So, you mention things na matutulungan niya na gusto mo bang pumuti, gusto mo bang mapakinis yung balat. So, yun yung dapat na laman niya. Kasi, kailangan makuha mo yung attention ng audience. No? Sa ngayon kasi, hindi naman na kasi talaga 100% nangyayari yung kung sino yung likers mo, pag nag-post ka, makikita nila. Hindi. Very little percentage na lang. So, yung little percentage na yun, huwag natin sayangin. As much as possible, yung posting natin talagang engaging dun sa audience na meron tayo. So, if you run ads naman, hindi nyo naman kailangan na daily talaga. O, as in, I mean, lagi nagpo-post na may ano, 2 to 3 times posting sa loob ng isang araw is okay na. That's my opinion, no? Kasi, basically, we gather clients naman talaga through the ads, eh. So, ang kailangan lang naman kaya tayo nagpo-post is yung mga natatap nating audience from our ads, kapag chinek nila yung timeline ng page natin, nakikita nila updated. Nakikita nila na hindi tayo bogus, no? Credibility rin kasi binibuild natin. Nakikita nila na yun nga, active, yung nakakita rin sila ng mga additional information about dun sa baga, bakit ba sila nandoon ngayon? Ano ba yung... Baga, maagado sila ng additional information. So, yun. Oh, so, kung meron pa kayong tanong, next question, close na lang natin kasi na may mga kumakain. So, may kinalaman po ba yung price ng ad sa dating inquiry? May kinalaman po ba ang price ng ad sa dating ng inquiry? Dating ng inquiry or dati ng inquiry. Siguro yung dami ng inquiry. Doon nga yun, sir, no, naka-matter. Sa dami ng inquiry yung ano, nagmumura siya pag marami talaga nag-inquire. Tama ba ako, Sir Jeff? Yes po. No, yes, may kinalaman yung price ng ads sa dami ng inquiry. Just para lang mas maintindihan ninyo kung paano ba siya tumatakbo, lalo na kung mga daily budget ang ginagawa ninyo. Baka, imagine niyo po itong scenario na to. Nag-ads ka per day. Let's say, daily budget mo is 100 pesos. So, from 12.01 a.m. hanggang 11.59 p.m., magra-run yung ads mo for a budget of 100 pesos. So, 12.01 a.m., nagra-run na siya. Then, pumatak, let's say, 4 a.m. So, nag-spend ng 20 pesos na si Facebook. Pero walang nag-message. Nag-spend na siya ng 20 pesos doon. May mga, makikita nyo doon sa data ng ads manager natin, mayroong mga impression, reach. So, yun na yung mga nakakita. Kaya lang walang nag-engage. Then, pagpatak ng 8 o'clock ng umaga, let's say, ang na-spend na ni Facebook doon is around 30 pesos. Then, may isang nag-message. Ang magiging CPR nyo doon o yung cost per message nyo is 30 pesos per message. Okay? So, minsan magugulat tayo, grabe, ang mahal ng CPR ko. No? Huwag kayo agad mataranta. Hayaan nyo lang muna mag-run yun. Okay? Kasi maaaring during that time, konti yung active na tao. Eh. Most of them tulog. Okay? Then, let's say, 12 o'clock ng tanghali. Nag-spend ka na ng around 50 pesos. Pero during the 8 a.m. hanggang 12 p.m., dahil nga active na yung mga tao, gising na, nakita na nila yung ads mo, ang total na nag-message na is 10. Ang na-spend mo is 50 pesos. So lumalabas doon, ang cost per message mo is 10 pesos. Kasi 10 messages divided by your 50 pesos na ad spend is 5 pesos. Tama ba?
50, 10. Oh, 5 pesos, yes. So, ang magiging CPM mo, 5 pesos na lang. Na no, 8 o'clock, isa lang ang nag-message, ang naalagay doon, 30 pesos per message. Pero dahil nga marami na nag-engage, marami nang gising, so bumababa na siya. So, ang point ko is, huwag kayo basta mataranta, mag-panic, kapag nakikita nyo mataas yung CPR ninyo. Tapusin nyo muna yung one day. After one day, tignan ninyo yung resulta. No, doon lang kayo mag-assume. Okay? Kasi doon malinaw na yung data na gather ninyo eh. Umbaga one whole day na. So 100 pesos na ad spend mo. Ilan yung total na na-engage mo? Ilan yung mga nag-message sa iyo? Okay? So let's say all in all, 20 messages. 20 messages yung nag-gather mo out of 100 peso budget, then magkano ang CPR mo noon? Lumalabas 5 pesos per message. So ganun po siya. Hindi siya yung parang specific na tao merong specific price. Hindi po. Okay? Depende po kung gaano karami ang mag-e-engage dun sa iyong ads. No? So kung gusto mong, marami nagtatanong paano ba mapapababa yung CPR o yung CPM. Number one lang dyan is kailangan engaging yung creatives mo, yung material mo. Even maliit yung budget mo na daily budget mo sa ads, as long as very engaging yung material mo, then magiging productive siya, talagang papalo yung performance nun. Ako, meron ako running ads ngayon, 0.8 CPM, CPR. So, ang sarap. Gusto kong bombahin eh. Kaya lang hindi kaya ng admin ko. Oo. Admin talaga yung humihila din. Yeah. So, hindi rin, kailangan nyo maintindihan. Hindi porket, sige, maganda yung performance, babombahin natin ang budget. Ang dami nga pumapasok na inquiry. Jump pack, as in jump pack. Hindi naman na-handle. Sayang. Okay. So, importante, meron tayong conversion na nagagawa. Sabi ko nga, kahit na sabihin nyo, mahal yung CPR ninyo, 50 pesos per messages, pero umu-order. Yun ang importante. Sabi ko nga, yung resulta ang titignan ninyo, wag yung progress. Resulta. Yun yung pinaka-main goal natin eh. Kahit na sabihin mong 0.01 peso ang CPM mo, pero wala ka naman nagiging beta. So, wala kwenta yun. Yun. Sir Chester, Sir Jeff, pa-explain nga yung salitang ROAS. Yung return on ad spend. Sir Chester muna. Pa-explain yung return on ad spend. Ayun, agree ako doon sa sinabi ni Sir Jeff. Kasi at the end of the day, ang itatanong mo naman kasi sa sarili mo at sa report mo is kung gaano ba karami yung na-close mo na benta. Hindi kung gaano karami yung nakausap mo. For example, yun naman talaga yung tanong natin sa mga admin natin, sa mga org, sa atin mismo, sa sarili natin, ilan yung nabenta ko ngayong araw? Hindi yung ilan yung nakausap ko ngayong araw. So, regardless kung napakarami mong inquiries for that day, pero lahat naman yun is hindi mo nako-convert into sales, then wala rin. Kumbaga, yung return of ad spend mo is hindi rin siya bumabalik. Bakit? Kasi yung ROAS na tinatawag o yung return on ad spend, magkano yung gross sales na nakuha mo convert doon sa versus doon sa magkano yung nagastos mo sa ads. For example, ikaw gumastos ka ng 100 pesos ngayong araw. Okay? Then ang nabenta mo is worth 1,000 pesos na item. Which is isang bote lang 'yon. So yung 100 pesos mo na times 10 mo into 1,000 gross sales. Kasi 1,000, one bottle is 990. E paano kung sa 105 yung nabenta mo? Okay, so yung ROAS mo magiging times 50. Okay? Then, ano pang ibig sabihin nun? Paano kung, ako kasi yung nag-umpisa pa lang ako guys, ang mindset ko is lagi, kung meron akong nilabas na 100 pesos, mapa times 3 ko dapat siya. So ano yung times 3 na yan? Una yung one-third, yung first na one-third is para sa pambayad sa ads.
Okay? Kasi kung 100 yung ads yung budget mo times 3, kailangan 300 pesos yung neto, yung income. So yung 100 pesos is para kay Facebook. Kasi ano eh, one third, kasi times 3. So one third is para kay Facebook, one third is para kay admin, one third is yung kita ko na. So kailangan times 3 palagi yung formula. E paano kung mapa-times 4 mo pa yan? Okay, times 5. E ang tanong ko sa inyo, bakit? Yung admin mo ba is kada multiplier is bibigyan mo? Hindi naman eh. Kasi meron lang silang certain amount per day na ibibigay mo sa kanila as their allowance or commission. Kaya kung na, yung multiplier mo is napa-times 4, 5, 6, 7 mo. So yung part dapat ni, yung one third na mapupunta dapat kay admin, sa'yo na yun. Kasi doon pa lang sa first three parts, first three multipliers mo, napunta na, yun na yung allocated na budget para sa admin. Eh yung boosting kasi talagang binibayaran mo kay Facebook yan. Kuhunan mo yan pang kada gastos. Pero yung third part, na ay yung second part na dapat para kay admin, dahil bayad na yung, bayad na bayaran na shoulder na, na cover na kanina doon sa mga previous na income yung bayad mo sa kanya. So yung mga darating pa hanggang mamayang alas 12 ng madaling araw, sa'yo na yun mo pupunta. So, kaya minsan, yung minimum namin na times 3, na pa-times 4, na pa-times 5 namin. So yung kung nagiging, ano na yun, di ba, one third lang dapat. So nagiging one fourth, one fifth. Kasi lima na yung ano eh, kahatian eh. So yung one, for example, one fourth. Yung one fourth napunta kay boosting, yung another one fourth is napunta kay admin, pero yung one half para maging 100% siya is mapupunta sa akin. So times 2. Kumbaga dalawang pizza, dalawang slice yung napunta sa akin. Kasi nga bayad na yung first slice. Meron ng first slice si admin. So kung napapadoble mo lagi yung multiplier mo, yung ROAS mo, yung nako-close mo araw-araw, oh, yun na yung pinaka-advantage mo. Kaya kung iumpisa ka pa lang, dapat minimum mapa-times 3 mo palagi kung magkano yung nilabas mo sa ads. Lalo na kung ikaw, kasi kahit nasabihin natin na, sir, paano yan? Wala naman ako admin. Ikaw, admin ka. Di ba? Admin ka ng sarili mong page. So yung one-third nun, sa'yo mapunta. Eh yung isang one-third para sa'yo as operator, yung dalawang slice agad yung makukuha mo. Okay, so yun dapat yung mindset natin. So at the end of the day, kailangan, lagi mong tanongin, ilan ba talaga yun, ilan yung na-close mo? Kahit, sabi nga na Sir Jeff, kahit na 50 pesos yan, mayroon kang 100 budget isang araw. 50 pesos yung cost per result. So, dalawa lang yung nagsumagot. Pero yung in-order naman ng isang tao na yon, dalawa yung nag-inquire, isa lang yung bumili. Pero yung isa na yun, ang binili, tatlong bote. Eh, 100 pesos lang yung budget mo. Magkano ba income sa 3 bottles? So, 1,000 pesos. So, times 10 agad yung multiplier mo. Yung ROAS mo. Di ba? So, ganun kalaki. So, 7 slice yung mapupunta sa'yo. And then, 8 slice yung mapupunta sa'yo. Kasi yung one slice is kay Facebook, yung one slice is kay admin, yung 8 slice sa operator. Sa'yo lahat mapupunta yun. Ayun. So, I think nasabi na. Kumbaga, baka mag-overload. So, yun na, sir, as I close this, nasabi ko naman, ano yung tips nyo ngayon? As I close, balik tayo sa unang-unang topic ko. Kay Sir Jeff naman. Paano sa tingin mo sa mga ito, siguro sila hindi, assuming na hindi pa sila nakakapag-grant, paano kaya sila kikita kahit ECQ using yung Shantahl business? Ikaw, Sir Jeff. Ano po, kikita kayo even ECQ kasi unang-una operation na lang Home Express natin. So, imposible hindi kayo kumita talaga ngayon. Just follow lang, even the basics guys, the basics ng mga tinuturo ng mga coaches natin doon sa groups, from making a page, ads, automation natin, the basics. Kikita po kayo daily, maniwala po kayo. Hindi po posible po hindi mangyari yun. Kasi lahat po ng gumagawa, kumikita. Okay? If meron man na tao hindi kumikita, maaaring merong mali pong ginagawa, which is normal yun. So that's the important thing kasi na you connect with the coaches, with the trainers para maitama ko ano man po yung mga nagiging mali ninyo. That's normal kasi even kami po before ganun din. So importante na you connect with the team para at least mag-guide po kayo
Kasi even though minsan kahit na may mga video tutorials, minsan nakakalito pa eh. So, RC, it's a good thing na meron din mga ganito, yung mga kahit bigla ang Q&A. Kasi, yun nga eh, yung mga out of nowhere na na-experience yung questions, struggles, dito pwede nyo erase, di ba? So, just do the business, no? Umpisahan niyo, okay, matakot na magkamali or mag-fail, hindi kayo sigurado kung ano magiging resulta, then hindi mo rin malalaman yan hanggat di mo ginagawa. So just do it. Yun, sir. Sir Jeff, ayun pala. Pwede ka tayong gawa ulit ng training kahit mamaya or bukas. Guide lang paano gumawa ng ng Facebook ads. Yung kahit 111 lang, pwede, no? Pwede, sir. Siguro, di ba yung last training ko, mga naputol natin. Then, pwede ko siguro i-schedule na natin yung part 2, which is dun na. Okay, tutuloy natin. Papunta ng ads. Siguro, tomorrow, pwede ako siguro, sir, around 5 siguro. Kahit ako na lang mag-facilitate. 5 p.m. So, guys, sa lahat na nakikinig, no? Let me know kung gusto niyo mag-train si Sir Jeff ng basic FB ads na pwede niyong gamitin. Kasi yung ginamit namin sa Rejuve, sobrang basic, walang magic. So type 3 kung gusto, type 5 pala, 5 kasi 5 p.m. yun. Kung gusto niyo na mag-train si Sir Jeff. Madami. Baka kasi mag-boost post sila. Feeling ko kahit boost post ngayon may result eh, no? Kaya lang, problema lang kasi doon, monitoring ng data. So, yan, madami. So, bukas 5 p.m., magte-train si Sir Jeff ng basic FB ads. So, Sir Jeff, last question po. Ano yung dapat nilang i-prepare bukas? So, kailangan may payment method, ano pa? Yung mga kailangan nila i-prepare. Payment from scratch tayo, no? Sige, apo, payment apo, method. Apo. Yun lang naman, kung bago, take note lang. Sa bago, kahit notes lang, napaka-importante lang nung, para makuha ninyo kung ano yung kailangan nyo i-prepare. Okay? Then sa mga existing naman na nag-a-ads, I suggest na i-prepare ninyo yung mga struggles, questions ninyo. Para during the progress ng ginagawa natin ng pag-a-ads, baga matakil natin, masagot natin siya. So, yun. Ayan, sige sir. At least courtesy of our team. So, thank you muna. Salamat sa oras ninyo, guys. Kita-kits bukas. Salamat, Coach Jeff, Coach Chester, sa lahat. Thank you for being sir, here. Kung wala pwede, pwede pa habol lang? Pwede ba mag-promote? Opo. Sige lang po. Then, meron din na ang Q&A session today, 2 p.m. Doon naman ito sa, meron ang private community kasi na, as in, iba't ibang online. Sama ba kami doon? So, ever na, yun, gusto nyo lang din ma-join, may mga other questions din kaya, then you can join this session, 2 p.m. So, okay lang ba, sir, na isend ko yung link sa group chat? Oo naman, sir. Kahit wala tayong damutan dito, kahit magbenta ka na insurance dito. Wala, sharing lang din. Uh-oh. Yung ano. May private community ako. So gusto lang din, if ever na may mga questions din kayo, then masagot din natin doon. Pahinga lang sila ng 30 minutes, tapos pasok yes, ng 2 p.m. So, if ever lang free kayo, guys. Kasi, send ko sila sa group chat po. Yeah. Si Sir Jeff, pag nagpa-train yan, mahina ang 3,000 per head. So, ito, libre lang natin nakukuha. I-maximize na natin. Total naman, wala naman tayong ginagawa. Wala naman ang ABS-CBN. Kahit hindi tayo nanonood. So, thank you po, Sir Chester. Salamat, Sir Jeff, sa lahat. God bless you. Happy selling. Thank you. Bye, guys. Thank you, sir.